Regensburg. Nagpagawa siya ng bahay at hardin. Ang kapatid niyang si Maria ang namahala rito. Sa katunayan, sila ang laging magkasama hanggang sa namatay si Maria noong 1991. Bilang professor ng theology, tahimik ang naging buhay niya rito. Palakaibigan siya. Kapag may nakikita siya sa labas, lalo na kapag kapitbahay niya, lagi niya silang binabati kahit malayo siya sa kanila. Nakikipagkamay siya sa lahat. Kahit araw-araw niya nakikita mga kapitbahay niya, kinakamayan pa rin niya sila. Mabait siya at magiliw siyang makitungo. Palagi siya nakikipag-usap sa kanila, kaya hindi ko masasabing mahihain siya. Magpapago ang buhay ni Ratzinger sa paraang hindi niya inaasahan. Noong 1977, itinilaga siyang arsobispo ng Munich at Freising. Siya ang tagapamahala ng ikalawang pinakamalaking diocese sa Germany na kinabibilangan ng 2 milyong Katoliko. Napilitan si Joseph Ratzinger na iwan ang kanyang mga ambisyong pang-akademiko. Kinailangan niyang asikasuhin ng kongregasyon at harapin ang mga paring mahilig na ipagtalo. Walang gaanong karanasan ang 49 na gulang na theologian sa mga ganoong bagay. Makikita mo na sa unang buwan matapos ang maihalal at italagang obispo ng Munich, talagang hirap siyang humarap sa mga tao at magkaroon ng koneksyon sa kanila. Hindi lang yun, hirap din siyang makipag-usap sa mga ordinaryong tao. Hindi yan dahil sa personalidad niya, kundi dahil hindi niya kinailangan gawin yun ng mahigit 30 taon. Isa siyang university professor at ang expertise niya ay magturo ng theology. Yun ang trabaho niya. Noong October 1978, inihalal ang isang bagong Santo Papa. Naging pinuno ng simbahang Katoliko si Karol Wojtyła at inamit niya ang pangalang John Paul II. Sa paglipas ng panahon, kilala at nakasundo niya ang teologya na Aleman, si Arsobispo Joseph Ratzinger. Mula sa pagtatapos ng dekada 70, nabuo ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang taong sadyang magkaiba. Palagi silang magkasundo pagdating sa usapin ng pagprotekta sa simbahan at sa tamang pagtuturo ng mga aral nito. Palagi nilang tinutulungan ng isa't isa. Si Pope John Paul II, isang philosopher, si Joseph Ratzinger naman, theologian, kaya si Wojtyła bilang Pope, kailangan ng isang taong katulad ni Ratzinger dahil si John Paul II ay hindi world-class theologian. Sabi nga nila, nagtatanong ang mga philosopher ng mga tanong na imposibleng sagutin. Ang theologian naman ang nagbibigay ng sagot na imposibleng questionin. Lubos na naunawaan ni Cardinal Ratzinger ang doktrinang Katoliko, kaya karapat dapat siya para protektahan ito. At noong 1981, yun mismo ang hiniling sa kanya. Nakatanggap siya ng utos mula sa Vatican na kailangan niyang magbitiw sa posisyon bilang obispo ng Munich para maging prefect ng Congregation of the Doctrine of the Faith sa Rome. Isang trabahong hindi niya hiniling at hindi niya ginusto. Palagi niya sinasabi sa amin na para siyang kabayo na kailangan pasanin ang anumang ibigay sa kanya. Noong 1982, noong nagpaalam siya sa aming lahat dito, sabi ko sa kanya, Your Eminence, huwag po kayong malulungkot. Dadalhin ko po sa inyo sa Roma ang lahat ng mga bagay na nais niyo mula sa Bavaria. Mga bagay na hindi niyo matatagpuan sa Roma. Hindi siya nagbago kahit konti, kahit matagal siya nagtrabaho dito. Karamihan sa mga kardinal na nagpunta sa Rome, nagbabagong personality para silang mga Italian na. Hindi ganun si Cardinal Ratzinger. Bavarian pa rin siya kahit mahigit 30 years na siya dito. Hindi naging komportable ang taga-Bavaria na si Joseph Ratzinger sa bago niyang tahanan dahil sa bagong posisyon niya bilang prefect ng Congregation of the Doctrine of the Faith na tinatawag ding CDF. Kinailangan niyang humarap ng madalas sa publiko. Katulong na siya ngayon ng Santo Papa sa pamamahala sa simbahan. Kung titingnan mo siya, napakapayapa niya. Lagi siyang magiliw at palakaibigan. Kapag nasa harap ko siya, lagi kong nararamdaman na kausap kong isang taong tunay ang kabaitan at may lubos na paggalang sa kapwa niya. Totoong napakabuti niya. Tandang-tanda ko pa na napalagay agad ang loob ko nung kausap ko siya. Napakabait niya, isa siyang tunay na gentleman. At habang kausap niya ako, nakatingin siya sa akin. Pinaramdam niya na isa akong importanteng tao, kaya hindi ako nakaramdam ng pagkailang. Bilang prefect ng CDF, trabaho ni Joseph Ratzinger na panatilihin tuwid ang doktrinang Katoliko. Ngayon, hindi na nilalabanan ng dahas ang mga maling doktrina, hindi tulad noong Middle Ages. Bilang prefect, disiplina ni Ratzinger ang mga naglalathala o nagtuturo ng mga maling doktrina. Noon pa man, napakatapat at tulad mo ng tao. At kung ganung tao ka, marami kang mga kaibigan at mga kaaway. Pero tingin ko, dahil doon,
Iginalang siya ng maraming tao sa buong mundo. Ang totoo, maraming mga philosopher, maraming theologist, kahit yung mga kontra sa kanya ay gumagalang kay Joseph Ratzinger dahil doon. Noon pa mang 1981, itinuring na ng ilang mga grupo si Ratzinger bilang istriktong konserbatibo. Kontra siya sa pagkakaroon ng mga babaeng pari at sa mas liberal na pagtrato sa sexual morality. Tinutulan ni Ratzinger ang lahat na nagsulong sa mga naturang pagbabako. Dahil dito, naging madalas na target ng liberal na media si Ratzinger. Itinuring siyang kalaban ng mga modernong Kristiyano. May reputasyon siya bilang tagapagpatupad ng doktrina. Sa palagay ko, nagustuhan niya ang trabaho niyang yun. At talagang isa siyang konserbatibo. Tingin ko, napakakampati niya. Kahit nung isa pa lang siyang kardinal. At noong binabati ko siya ng mga tao, dahil sa mga ginagawa niya, hindi siya nakadama ng pangangailangang ipagtanggol ang sarili niya. 24 na taon niyang ginampanan ang trabaho yon. Bilang tagapagbantay, wala siyang ginawa kundi alamin kung may sinasabing isang pare o teologian na salungat sa simbahan. At tingin ko, ayaw na niyang gawin yon. Matapos ang unang 10 taon. Nang mahigit 70 taong gulang na siya, ilang beses sinubukang magretiro ni Cardinal Ratzinger, pero hindi ito tinanggap ni Pope John Paul II. Dalawang beses siyang nagpaalam ng formal kay John Paul II kung pwede na siyang mag-retire. 78 years old na siya nung mamatay si John Paul II. At maraming kardinal ang retired na sa edad na 75. Sa tuwing nakakausap ko siya, lagi niyang sinasabing namimiss na niya ang mga gubat, gustong-gusto niya yung sariwang hangin sa Germany, miss na niya ang Regensburg, miss na niya ang bahay niya, miss na niya Munich. Para takasan ang nakakapagod niyang buhay sa Rome, umuwi siya sa bahay niya sa Bavaria. Dito siya nakapagpapahinga. May nakita akong picture niya na may hawak siyang isang beer stein. Hindi maiiwasan yun kung isa kang obispo sa Germany. Pero hindi talaga siya mahilig uminom ng beer. Mas gusto niya ang orange soda, katulad ng Fanta. Kakaiba talaga siya para sa akin at mahilig siya sa matatamis. Inaalagaan ng mga dati niyang kapitbahay ang kanyang bahay at hardin sa Pentland. Sa mga haba niyang bakasyon tuwing tag-init, makikita siyang nagtatrabaho sa hardin o kaya sa kanyang mesa. Sa halip na makihalubilo sa mga taong may katungkulan, inilalaan niya ang kanyang atensyon kay Chico, ang pusa ng kanyang kapitbahay. Sa tuwing nakikita ni Chico ang kardinal, hindi na siya umaalis doon sa hardin. Sinusundan niya si Cardinal Ratzinger kahit saan. Sumusunod si Chico kahit sa loob ng bahay niya. Kapag bubuksan na ng kardinal ang pinto ng bahay, nauuna pa yung pusa sa kanya. Alam ni Chico na gusto siya ng kardinal. Mahilig talaga siya sa pusa. Noon pa man, gustong-gusto na niya ang mga pusa. Lagi siyang may kalendaryong may pictures ng mga pusa. Sa pagkakatanda ko, hindi siya nawawala ng mga kalendaryong may pusa sa mga bahay niya. Ganon niya kagusto ang mga pusa. Nakapagbibigay ginhawa at siglarin ng musika sa kardinal. Napaka-importante ng musika para kay Ratzinger. Tumutugtog siya araw-araw ng kalahating oras ng piano. At nakakapagparelax siya ng gusto. Kapag nakakatugtog siya ng kalahating oras lang, para sa kanya, napapagaan nun ang pakiramdam niya. Importante yon. Wala siyang ibang gustong gawin sa gabi kundi ang tumugtog ng musika ni Mozart. Gusto rin niya si Bach, pero gaya ng sinasabi niya, ang musika ni Bach, tinutugtog ng mga anghel pag nagmamadali sila. At si Mozart, tinutugtog nila pag nag-enjoy sila. At para sa kanya, si Mozart ay mas madali niyang tugtugin at intindihin. Hindi siya masyadong nakakapag-practice, pero ang totoo, napakagaling niya piano player. Sa Rome, unti-unting lumawak ang impluensya ni Cardinal Joseph Ratzinger. Hindi nagtagal, kinailangan niyang gampanan ng ilan sa mga tungkulin ni Pope John Paul II na mayroong Parkinson's disease. Dahil sa mga sintomas nito, nahirapan ang Santo Papa na gampanan ng kanyang mga trabaho. Bilang assistant ng Santo Papa, ginawa ni Joseph Ratzinger ang lahat para suportahan si Pope John Paul. Malapit si Cardinal Ratzinger kay Pope John Paul II. Magkasundo sila, may tiwala sila sa isa't isa. Ikinwento ni John Paul II ang tungkol sa pagkakaibigan nila sa pinakahuling librong sinulat niya. Ang totoo, siya lang ang kaisa-isang kardinal na binanggit niya. Siya lang ang kardinal na kaibigan niya, ang kaibigan ko, si Joseph Ratzinger. Sinang dalawa, ang haba ng pinagsamahan nila at napakaganda nun. Nabuo yun sa trabaho. Tumiba yun sa araw-araw nilang pag-uusap at pag-iisip tungkol sa ikabubuti ng simbahan, sa ikabubuti ng lahat. Walang ibang nababanggit si John Paul II kundi si Joseph Ratzinger, ang kaibigan ko. Napakatibay ng nabuong pagkakaibigan sa pagitan nila. At tinamayan ni Joseph Ratzinger ang kanyang kaibigan sa oras ng paghihirap.
Nakita ko si Joseph Ratzinger nang tumalo sa ospital. Sa Gemelli Hospital kung saan ilang beses, dinala si John Paul. At alam kong gabi siya nagpupunta. Alam ko rin, napakahirap para sa kanya pumunta sa ospital, hindi dahil ayaw niyang makita ang Papa. Siyempre gusto niyang makita ang Pope. Mahirap dahil maraming journalists. At mahirap para sa kanya ang tumigil, makipag-usap, magpa-interview sa kanila dahil sa sitwasyon. Dahil yung Pope ang nasa ospital. At sa palagay ko, nagdesisyon siyang pumunta roon dahil si John Paul ay isang taong napakahalaga para sa kanya. Noong April 2, 2005, napakalaking pagbabago ang naganap sa buhay ni Cardinal Ratzinger nang pumanaw si Pope John Paul II. Makalipas ang 6 na araw, pinamunuan ni Cardinal Ratzinger ang funeral ceremony. Isinagawa niyang Requiem Mass sa harap ng 3.5 milyong Kristiyano sa Rome. Mahigit 26 na taong naging pinuno ng simbahan ang minahal na Santo Papa mula sa Poland. Tungkulin ni Joseph Ratzinger na ibahagi ang mga angkop na salita. Nakasisiguro tayo na ngayon ang ating mahal na Santo Papa ay nakadungaw sa bintana ng tahanan ng Diyos. Nakatingin siya sa atin at binabasbasan niya ang bawat isa. Naaayon sa emosyon ng mga tao sa St. Peter's Square ang mga binibilang salita ni Joseph Ratzinger. Magaling siyang theologist, alam yun ang lahat. Magaling siyang professor, alam yun ang lahat. Pero iniisip ng marami na malamig siya kung makitungo, na hindi niya kaya magpakita ng tunay na emosyon. Pero nung sandaling yon, nang isinagawa niyang funeral mass para kay Pope John Paul II, nang sinabi niyang ang pumanaw na Santo Papa ay nakadungaw sa bintana ng tahanan ng Diyos at nakatingin siya sa ating lahat, umiyak ang lahat ng sabihin niya yon. Sa harap ng St. Peter's, nakita ko umiyak yung mga kardinal. Nung makita ko yon, alam kong panalo na siya sa eleksyon nung pinakita niya ang isang sambahaging yon na pagkatao niya. Talagang kinagulat yon ng husto ng lahat. Sa palagay ko, hindi niya sinulat ang speech na yon para siya ang manalo dahil ayaw niyang siyang ihalal nila. Hindi ako naniniwalang nangangampanya siya para maging Santo Papa. At sa palagay ko, ganong kagandang speech pa rin ang susulat niya kahit mahigit 80 na siya at hindi na makakasali sa conclave. Magbabago ang buhay ni Cardinal Ratzinger dahil sa pagkamatay ni Pope John Paul II. Ang taong walang ibang hinangad kundi tahimik na buhay. Siya nang pangunahing kandidato sa pagiging Santo Papa. Mula pa noong 16th century, hindi pa muling nagkaroon ng alimano na luklok bilang Santo Papa, pero magbabago na yun.